Three, two, one. BBM Zara! BBM Zara! BBM Zara! BBM Zara! BBM Zara! BBM Zara! Ayan, malapit, malapit na po! Gamot, unang-una dito sa ating probinsya ng Batangas. Tayo rin po ang nagsunog ng libreng patubig sa mga maliliit na magsasaka ng libreng wifi para sa kabataan. Ng libreng tuition sa state colleges and universities. Mga kapwa Batanggenyo, nagsisisi ba kayo nang pinadala nyo ako sa Kongreso? Yeah! Kaya po ang aking pakiusap, pwede ba ho kung hinatid nyo ako sa Kongreso ngayon namang sa eleksyon nito, pwede ba ho ihatid nyo ako sa Senado? Yeah! Pag tayo po nakarating sa Senado, ipagpapatuloy po natin ang pagkataguyod ng ating kalusugan. Ang pinakamalaking banta ngayon sa ating libreng paggamot at libreng korupsyon at libreng paggamot, korupsyon sa PhilHealth. Kaya tayo po ay nagbibigay babala sa mga loko sa PhilHealth. Kung hindi kayo mag-iigi, bubuwagin natin ang PhilHealth, papalitan ng National Health Service, nang sa ganon, mawala ang corrupt sa PhilHealth. Mahirap ang Pilipinas. 5 trilyon na po ang ating budget. Maya-maya, sandali lang. Ang ating nais kong mangyari sa susunod na 5 taon sa administrasyon ni Apo Bongbong at Inday Sara, wala ng Pilipinong nagugutom sa pamamagitan ng Zero Hunger Bill. Tayo rin po ay magsisiguro na sunod na 6 taon, lahat ng Pilipino merong sapat
ligtas at malinis na inumin pantubig sa pamamagitan ng Life Water Bill. Magkakaroon po tayo ng manawakang reforma sa ating criminal justice system dahil hindi po pwede na napakatagal ang pagbibista. Dapat ang pagbibista ay tatlong araw lamang. Ano na, nasana? Justice delayed is justice. Nakasan? Justice delayed is justice. At siyempre po, yung mga biktima ng patayan, dapat gobyerno na po ang magbayad ng daños perwisyo dahil merong napatay. Ang gobyerno po ang hindi tumupad sa kanyang obligasyon na itaguyod ang karapatang mabuhay. Dito sa Batangas, importante ang karapatang mabuhay! Servisyo namin sa inyo. Isang team mo ito. Nagpapasalamat din ako sa inyong lahat. Wala. Sa suportang ibinigay ninyo kay BBM, kay Inday Sara, sa Unity. At pangalawa po, inihikayat ko kayo na ipakita natin sa buong mundo yung likas na ugali ng Batanggenyo at Pilipino. Nagtutulungan, nagdadamayan. At panguli po, saludo po ako sa inyo dahil kayo ang nasa frontline. Maraming salamat po. Mabuhay kayo. Mahal na mahal natin yan, bayani. Opo, kuya Randy, number 33, Senador Gringo Onasan. Ulitin po natin yung bongbong, Sara. Bigyan naman natin ng buhay. Okay! Handa na kayo! Salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa BBM Sara Unitin. Ito ay nagpapatunay lamang sa dami ng mga tao na punta rito. Ito ay nagpapatunay na ang mga taga-Lipa, ang mga taga-Batangas ay hindi na nababaan sa mga panloloko ng ating mga katunggali. Ang ibig sabihin nito, ang mga taga-Batangas ay hindi! Maraming maraming salamat sa itong dinanas natin sa pandemya. Dumapa ang ating ekonomiya. Marami ang nawalan ng trabaho. Marami ang mga kumpanyang nagsara. Kaya kinakailangan nating bumangon. At sa pagbangon, kailangan natin ng isang presidente na matalino, mahusay, malawak ang eksperyensa sa gobyerno at higit sa lahat,
ay tunay ang hangarin, tapat ang hangarin na maglingkod sa bayan. At yan ay walang iba, kundi si Bongbong Marcos! At kailangan natin ng isang vice-presidente na magiging katuwang ni Bongbong Marcos sa pagpapatupad ng mga programa ng administrasyong Marcos Duterte. Kailangan natin ng isang vice-presidente na hindi lutang ang isip. Kailangan natin ng isang vice-presidente na mataas ang IQ. Kailangan natin ng isang presidente na hindi sinisiraan ang bansang Pilipinas sa ibang bansa. Kailangan natin ng presidente na katuwang ng ating presidente na magpatupad ng lahat ng kinakailangan upang tayo ay makabangon at ang ating kinabukasan, ang kinabukasan ng bansa, ang kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon ay ating mailagay sa maayos. At yan ay kailangan natin ng BBM Sara Tandem na iluklok natin sa Malacanang. BBM Sara! Naging pinakapag ng Secretary of National Defense na ating bansa, si Tandem. Alam niyo po, ang Batanggenyo, ang pagkaalam ko, diretsahan magsalita at hindi mahabang magsalita. Hindi po ba? Alam niyo po kung bakit ko alam yan? Ang asawa ko ay Batanggenya, Tigabalayan. Sa mga tuwid, hindi mahaba salita, magkadiretsahan na tayo. Gusto niyo po bang magtagumpay si Apo BBM? Gusto niyo po talaga siya magtagumpay? Gusto niyo po bang magtagumpay si Inday Sara Duterte? Ganon, dapat po lahat kami na senatorial team nila sa Uniteam, iboto po ninyo. Kasi po, dyan po tayo makakasigurado sa kanilang tagumpay. Simple lang po usapan. Kung gusto po natin isigurado ang kanilang tagumpay, dahil hindi lang po halalan kung hindi pagkatapos ng halalan, hindi po ba? Yes! Iboto nyo po ang straight unity. Yes! Pwede pa po yun? Yes! O, tapos na po usapan natin. Number 57 po, sige po sa balot. Pinakamamahal kong asawa ni Kuya Vivo ay taga Malayan, Batangas. Opo, kaya wala po tayo susuportahan sino pa kundi ang ating kababayan. Yeah. Wag po natin kalilimutan number 57, Vivo Teodoro. Batangas! Kuya Vivo, ito ako sakse. Bilang talagang pamilya ko to. Pagmahal sa magulang, mapagmahal sa anak, kaya lumaki ang mga anak na magagalang at may takot sa Diyos. Mapagmahal sa asawa, mapagmahal sa mga mahihirap at magagawa at sa mga kasambahay. Totoo yan. Oo, oy, mamaya. Babanggitin niya mamaya yan. Madagdag ko lang, malawak ang karanasan sa servisyo publiko at kinilala bilang one of the most productive and prolific lawmakers dahil sa mga na-file niyang mahigit 600 na bills and resolution. Iyan ang tunay na maglilingkod para sa atin. Banggitin po natin, number 27, Senator Chinggoy Estrada! Magandang magandang gabi sa inyo lahat. Nais ko po magbigay po guys sa ating napakasipag, napakagaling na gubernador ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, at ang kanyang may bahay, Congresswoman Gina Mandanas, at lahat ng mga punong bayan narito po ngayon sa lalawigan ng Batangas. Sa lahat,
Maraming maraming salamat po sa inyong mainit na pagsalubong po dito sa Lipat. Palagay ko, sa dami ng tao ngayon, nagpalagay ko, number one na si Bongbong Marcos dito sa Lipat. Ganon din si Inday Sara Duterte, number one na rin dito sa Lalawigan. Dami nga! Dami nga! Mga kasama, mga kaibigan, makita nila si Robin Padilla, hindi niya na-operation. Kaibigan, ako po ang nilingkod si Jimmy Estrada, 12 taon na nanukulan bilang inyong senador mula 2004 hanggang 2016. At sa loob ng 12 taon na yan, tayo po ay nakapagbalangkas ng mga panukalang batas na humigit kumulang na 600 mga panukalang batas. At kalahati sa mga panukalang batas na yan ay naisibatas na. At lahat yung mga aking mga panukalang batas na ipinasa ay pinakikinabangan ng masang Pilipino. Sapagkat malaki po ang utang na loob ko sa masang Pilipino. Kung wala pong masang Pilipino, wala pong Jinggo Estrada na humaharap sa inyo ngayon. Bagito lang ho tayo, hindi ho tayo kilala sa buong Pilipinas. Lumapit po ako sa inyong lahat dito po sa Lalawigan ng Batangas. Hindi po ako nabigo, tinulungan niyo po ako. Nanalo ho tayo dito sa Batangas bilang senador po ng ating republika. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At dahil po sa ating pagtutulong, marami ho tayong mga batas na ngayon ay pinapatupad na. Isa na dyan, yung batas para mailibre ang matrikula at miscellaneous fees sa lahat po ng pampublikong kolehiyo at universidad, kasama na ang Batangas State University. Meron ba ho dito nag-aaral sa Batangas State University? Meron ba kayong tuition fee na
na binabayaran. Yan po ay dahil nagtulong-tulong mo tayo, ipinaglaban ho natin yan sa Senado. Pero mga kasama, marami pa ho tayong gustong gawin. Hindi pa ho tapos ang ating trabaho dahil ang aking paniniwala, dapat walang bata ang maiiwanan sa dekalidad na edukasyon. Lahat ay makakapag-aral po ng libre. Kaya tatlong bagay ang gusto ho natin isulong pag tayo po ay makabalik sa Senado. Unang-una, dapat bumalik na tayo sa face-to-face classes. Ang tagal na hong nakasara ang ating mga paaralan. Marami tayong mga magulang na wala ng kabuhayan dahil naging full-time teacher. Pangalawa, dapat rin hong natin ayusin ang K-12 system. Yes! Dalawang taon na pahirap sa ating mga magulang. At pangatlo, dapat rin hong natin taasan ang sweldo ng ating mga guro. Nakikita ko ang bandila natin eh. Lumalabas ang pagkabatanggin nyo ko eh. Alam nyo po ba, yan sa ating bandila, nandyan ng araw, diba? Yung isang sinag dyan, Batangas yan. Sapagkat utang ng Pilipinas ang kalayaan niya sa mga Batanggin nyo. Na mayroong pangulo ng Pilipinas na galing sa Batangas. Ayan ang tinago ng kasaysayan. Yan si General Malbar. Kaya napakasarap magpunta dito sa Batangas sapagkat buhay ang ating pagka-revolusyonaryo. Katulad ng sinabi ni Sir Greg Hunasan kanina. Alam niyo si Sir Greg, idol ko yan. Nung panahon na pinipilit natin makuha ang pagbabago, kasama po kami ni Sir Greg. Kaya, mga mahal kong taga-Batangas, huwag niyong kalilimutan na muli ninyong ilagay sa inyong balota. Greg Hunasan. Isa pa. Kanina, idol! Ang ganda ng mga balat eh. Idol! Ang ganda mo. Saan? Saan? Delikado ka sa akin. Muslim ako. Nataw ka na. Eh baba, isa. Sabi kanina, nagsasalita si Larry Gadun. Ang ganda kapag ka sinasabi niya ang mga taga-Batangas ay hindi bobo. Kaya dapat iluklok niyo po siya sa Senado para yung mga bobo doon na nagpapanggap na matalino, magaling lang mag-English, mawala na doon. Huwag niyong kalimutan, Larry Gadun. At siyempre, eto naman, o dito naman o. O, mabuhay. Dito na, Vice President Ilvesa!
natuwa na si Rolbe. Ano pa lang yan? Sa Batangas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bibig atan.
BBM, kahit anong gawin nila, paninira sa iyo, hindi nila mapipigilan ang pagkapanalo mo. Sasabihan ko siya. Ay, hindi, Sara, pa-selfie. Gigugma ka na ko. Kito yung makasabot? Ako! Okay. Hindi, Sara, nakatabaw! Ormong! Sinday,
na nanggaling sa Davao, sa Mindanao, kaming dalawa nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas ay kami nagsama. Sa palagay ko naman, maganda ang pag-asa na ipagkakaisa natin ang sambayan ng Pilipino. Dahil po yan ang aming naging adhikain. Nakabigyo ka. Ang aming adhikain na isinisigaw na mensahe sa aming pag-iikot sa pagpunta namin sa iba't ibang lugar dito sa atin, dito sa Pilipinas. At ito po ay dahil sa aking paniwala, na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang magandahin ang buhay ng ating mga Pilipino. Tignan niyo po ang kasaysayan ng Pilipinas. Lahat po ng kahirapan, lahat ng sakuna, lahat ng krisis na dumating dito sa Pilipinas, tayo ay nakaraos dahil tayo mga Pilipino ay nagkaisa. At meron tayong natutunan dito sa pandemyang ito. At ang ating nakita ay maliwanag na maliwanag na lahat ng Pilipino, sila man ay mayaman, sila man ay mahirap, sila man ay sikat o hindi kilala, lahat po ng Pilipino ay nangangailangan ng tulong ngayon. At alam naman natin, wala na pong tutulong sa Pilipinas kung hindi tayo mga Pilipino rin. At alam po natin na ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, at gaano kamahal ang Pilipinas, siya ay isang tao lamang. Sa dami po ng ating hinaharap, sa dami ng problema na ating nakikita, isa-isa natin yung mga ibang nanabanggit pati na ng ating mga senador. Unang-una dyan, ang mga nalugi na maliliit na negosyo, ang mga nalubog sa utang, nagsara, ay kailangan nating tulungan para magkatrabaho ulit. Ang ating agrikultura ay napabayaan ng matagal. Kaya nakita natin noong pagdating ng pandemya ay hindi tayo makakuha ng pagkain sa ibang bansa, ay naging kulang ang supply ng pagkain dito sa Pilipinas. Kaya kailangan po natin pagandahin yan, kailangan natin patibayin ang ating sektor ng agrikultura at para sapat ang pagkain para sa ating mga kababayan at meron ding dagdag na trabaho na darating sa atin. At ipagmamalaki natin ulit ang ating mga kababayan, ipagmamalaki natin muli ang ating bansa. Sana po, kagaya ng aking sinabi, huwag po tayong titigil. Ipagpatuloy po natin ang nating nasimulaan na kinsan. Ipagpatuloy po natin na tayo ay nagkapitbisi, na tayo ay nagsanib puwersa, na ginagamit natin lahat ng galing, lahat ng sipag, lahat ng kakayahan, lahat ng kabaitan at pagmamahal ng bawat Pilipino para tulungan ang kapwa Pilipino. At kapag nagsimula po ito, at mararamdaman na po natin na tayo talaga ay nagkaisa at nabuo na natin ang sambayan ng Pilipino muli, asahan po ninyo, sama-sama po tayong babangon muli. Maraming salamat po!